Anong brand po yung cellphone? Dapat iPhone 13 sana. Anong company po yung namimigay ulit? Exorcist? Company po. Saan ba yun sa may Taguig? Sa Anong exact address? Text ko na lang po. Ano po ang inyong exact address po? Iti-text ko na lang sa'yo. Ngayon pa lang po. Ano po pa sabi sa inyo, sir? Number 2 eh. Cellphone daw? Hindi, cellphone yan, sir. Walang 500 pa sa cellphone. Ay, hello? Hello po. Sorry, uminom lang ako ng tubig. Ano yung inaano nyo? Kung may na-receive na po ba kayo na... May na-receive na po ba kayo na pre-items gadget? Pre-items gadget? Saan po galing dapat yon? Bilang pasasalamat po yun sa inyo dahil kayo daw po ay nakakapag-order at inyo po kayo sa iba't ibang online shop like Lazada or Shopee. Ah! Wow! Nagbunga pala yun! Kaya pala buti na lang order ako ng order. Ang taming gagawin nyo lang po ay magdala po ng 2 valid ID dito po sa amin main office located at Taguig Metro Manila. Makakapunta po ba? Kailan ako dapat pumunta? Saan dyan sa Taguig? Ngayon din po. Ah, ngayon din? Sige. Maglalakad lang kasi ako. Malapit lang naman ata. Ano po yung ano? Ano? Taguig Metro Manila. Ano po yung mga pinamimigay na free item gadget? Anong brand po yung cellphone? Dapat iPhone 13 sana. Yes po. Anong brand po? Marami po. At sabi naman po na hindi kayo makakapunta dito sa aming main office. And don't worry dahil may another option po tayo. Ay. Which is pwede po siya dito ipag-deliver. Turn to turn na po sa inyong bahay po. Ay bongga, totoo? Yes po. Paano siya ipapadeliver? Pag-deliver po, meron po tayong kailangan bayaran na 597 para po sa processing, shipping fee, and insurance po ng item. Para makasigurado po tayo na hindi magpapalitan ng item. Ah, okay. 597. Yes po. Pero pag pumunta ako dyan sa inyo sa Taguig, anong process nyo? Pagdating ko, kukunin ko na lang agad. Huh? Ba't ako mamimili? Sabi niyo free item gadgets. Eh, may S yun. Dapat madami. 1 to 3 items po ang mapipili. Pwede niyo pong pipiliin po. Oo, pagdating ko dyan, may babayaran pa? Saan ba yun sa may Taguig? So, where di po tanto? Anong exact address? Tapos, sige, pagpunta ko dyan, kasi syempre na nakakatakot, mamaya hindi totoo, tapos maaasa ako, ayoko nang pinapaasa na ako. Hello? Hello? Kaba? Hindi, kulitin mo. Ha, kulitin natin. Walang gagabalan sa amin. Meron pa siya nung address ko. Manda ka sa akin. Oo, oh, sa mga Lazada. Lumalabas yung ano. Hello, naputol ata yung tawag mo. Yes, ba't naputol? Wait lang po. Madam, hello? Hello po. Ano po name nang hahanapin ko pag pumunta ako? I-message ko na lang po. I-message mo lang. Tapos ano po yung ano? Ano po nga yung pagpipilian ko ulit na gadget? Cellphone, tablet, camera, GoPro, iPhone, and other gadget po. Yung tablet po, Apple din po. Apple po yun? Yes po. Madam, pag-delivery po, COD, pwede? Yes po, pwede po. Pag-deliver. Ah, pwede COD? Yes po. Anong company po yung namimigay ulit? Exorcist? Company po. Ah, Exorcist. Excite po.
excite. Kala ko exorcist, yung parang horror, yung ganun. Sige, madam, ano na lang. I-text mo sa akin. I-deliver po ba o pupuntahan niya na lang po? Ano na lang, kasi mali yung address ko dyan. Hindi naman yan yung address ko. Umalis na kami dyan eh. I-text niya na lang po yung exact address niya na mabilis po ma-locate po ng slider. Ano po ba, lalamog? Grab yung magde-deliver? Lalamog po, Grab magde-deliver ng free gadget? J&T Express po. J&T. So, pwede yun pagdating sa akin, buksan ko muna bago bayaran? Yes po. Para makita ko yung free item gadget? Yes po. Ano po ang inyong exact address po? Iti-text ko na lang sa'yo. Ay, sige po. Okay po. Supervisor pala ha. Ito na naman tayo sa supervisor na. Ma bossing. Hi, good morning. My name is Ali Concord the Third. How may I help you? Hi, ma'am. May I get your full name? Hello? Hello? Pinatay. Ang dami na lang tinatawagan. Grabe mga scammer, no? Oo, anong scam kaya to? Feeling ko sa dinami-dami ng tinawagan nila, hindi nila maaalala yung mga pangalan. Hello, miss! May tao pa ba? Anak, yung sinaing, anak! Hello? Sorry, yung sinaing ko sunog. So, na-chat ko na ang ating friend sa NBI. Oh, no! Eh, kasi ito to ay form of scam. Kasi saan ka ba naman, ano, nakakabahala kasi alam niya yung address ng bahay. Meron din siyang pangalan ko. So, wala naman akong ibang sinasign upan. Kasi, naano nga ako na naaaning. Pero meron siya ng aking full name at meron siya ng aking complete address, yung bago kong address. So, dahil kakalipat lang namin, there's only one explanation. Ang bago kong address ay nakuha niya mula sa mga legit kong sign upan na mga website. Or somewhere else. So, aalamin ko ngayon kung saan ako nag-subscribe at kung ano yung mga na-breach na data or information dahil napunta sa kanila eh. That's too good to be true. Anything on the internet or anything that is random that is too good to be true. Wala naman akong sinalihang raffle. Wala din naman akong sinalihang pabunot-bunot or whatever dyan na ano, it's a scam. So, alamin natin. So, ayan, galing kami sa vet. This is the day after na nakausap ko yung scammer. And may tumawag sa akin. Courier, nandun na daw siya sa bahay. Kasi may delivery daw ako, may package daw from, hindi niya nga mabasa, sabi niya Exite. So, 597 pesos. Sabi ko, antayin niya ako. And we will check the package. Tignan natin kung ano ba yung laman, kung ano ba yung pinadala. Pero yung pinaka-curious talaga ako, saan nila nakuha yung info ko? Kasi usually, pag nagsasign up ako, yung mga contact tracing form, lahat ng sign ups na hindi naman legal document or hindi naman bank-related or insurance-related, ang ilalagay ko lang talaga is my first name and then I don't put also my personal mobile number and lalong hindi ko nilalagay yung complete address ko. Nilalagay ko lang, sabi natin Cavite, General Trias, ganun lang. I don't put the entire details of my address. So I'm very curious now kung saan nila nakuha yung complete address ko. I also put pala my full name sa vaccination. Sa mga vaccination forms. Sa mga declaration? Oo, sa mga declaration. Oh, no! Doon kung magpapavaccine ka, yung... Kasi, imposible eh. Kailangan mo talagang maging legal document before mo makuha yung personal mobile number, yung aking complete address, and ang aking complete name. So, yun, tatlo lang.
Yung tatlong yon, pag alam mo lahat yon, ibig sabihin, legal document yung pinanggalingan ng aking data. Insurance document, bank document, or yun nga yung vaccination forms na pinifill upan sa Makati. Feeling ko, may nakakapulot or pinupulot nila pag tinatapon, hindi properly nasi-shed yung mga documents. I don't know, hindi ko alam. Tignan natin. Let's see. Ngayon pa lang po. Ano po ba sabi sa inyo dito, sir? Summer to eh. Cellphone daw? Hindi, cellphone yan. Walang 500 kasi cellphone. Hindi, kasi price lang daw to. Feeling ko ano to, power bank. Huwag mo nga ka na-cancel nila dyan. Oo, sabihan. Alam mo ang problema, paano nila nakuha yung ano ko? Details po na. Oo. Oo, lahat. Sa amin, okay lang naman cancel, sir. Okay lang. Ano kayang name ng company? Flash Express po. Kami po? Hindi, yung hindi, name ng company. Eh. Saan yung warehouse nyo? Saan kawit po? Ito, saan to galing? Diba bago magkawit to, galing to sa... Ano yan sir? Galing PN5 sa Laguna? Ewan kung saan galing yung binabot sa... O diba? Galing Laguna tapos... Kasi doon talaga ano namin sir? Ang logistics pala. Hindi, kasi syempre, ganun pa nyo. Oo. Ang power bank to... Yung wala ko ng ID sir po, pang nakalang. Power bank to. So ayan po yung... Sabi natin kahapon, di natin tatanggapin yung price. Or wala naman akong decision, sabi ko pa kanya sa kahapon, pipikapin ko sa ano nila office. Pero pinadeliver niya pa rin. Pinapatay ko pag sinasabi mo yun, pinapatay niya yung tawag. Oo. Grabe yung mga scammer na yan. Ano lang to sir, proof lang po na ano sa inyo. Assurance ko lang din sa baka sabihin ko. Ako na lang nag-receive, sabihin mo kuya. Thank you kuya. Sir, thank you po. Thank you po. Ano po full name? Tama. Ha? Tama lahat. Oh no. So nakuha niya full name, complete address. Lahat. Usually hindi 'yun dapat eh kasi ano, hindi ako nagbibigay ng ganung details. Mm-hmm. Sa mga kunwari mga sign up form lang, mga ganun. Mm-hmm. Kaya pumayag ako na ID ko yung kuya kasi hindi naka-address. Oo, tapos hindi din naman tayo nag-ano. Hindi din naman ako nag-a-apply ng credit cards or anything. Uh-huh. Wala naman kami credit card. Kasi dati, usually, kinukuha nila yun sa mga credit card application forms. Uh-huh. Wala kami na-applyan. So, ang naalala ko lang, at ang alam ko, because I make sure of this, nagsasign up lang ako with my complete address, with my full name, and my personal mobile number. Kapag bank document, insurance document, and vaccination. Mm-hmm. Yung vaccination details. Other than that, wala na. Hello? Hello, good afternoon. Good afternoon po, yes po. Oo. May package ako na dumating, dineliver, pero hindi ko alam kanino galing. Nakalagay lang yung company. Pwede ba malaman saan nyo ito pinick up? Okay, sige po. Ano po yung tracking number? Alright, P1808, Foxtrot Juliet Delta. Yes, tama po. Okay, and kada siya pa pwede sa may naminig? Ellie, ako yung receiver. Mm-hmm. You found it? Yes po. Ang sender natin si Excite. Oo, saan galing? Mm-hmm. Pinick up po siya sa Manila, New Lower Bicutan, Taguig. Okay, walang ano, nakalagay anong building? Then may contact number din po siya dito na 0981-333-5035. Tsaka yung ano po, inform ko lang po kayo kasi nagagamit po yung courier nyo ng company na to scam people. Tumawag po kasi to sa akin yesterday, sabi na nalo ako. Eh hindi ko naman dapat kukunin pero... Ayun nga, CO dito pagdating may babayaran ka. So, nireject nyo, sir? Hindi ko nireceive. Nireject ko. Good. Pero for other, syempre, itatag nila to. So, dapat at least ma-red flag nyo yung company na to because they're using your courier to do this.
yung constraints, nire-raise po namin sa higher department to conduct a formal investigation. At the same time, sir, while doing the formal investigation, bina-blacklist po namin or binaban po namin si sender. Good thing na nireject nyo para automatically magre-return to sender yung item. Oo, and I would just like to inform you also that I'm recording this. And I'm uploading this video online on my social media para lang maging aware din yung mga tao na si Flash Express ay ginagamit din na way ng mga scammers na to send out packages na COD. And ang what is scary about this is alam nila yung complete address namin, full name, and even our personal contact number. I understand. Marami salamat po dahil nilinis niyo po yung gantong constraint para din po ma-blacklist po natin si Sender in our company po. Oo, kasi nung tumawag siya kahapon, ang dami nilang staff na iba-iba yung tinatawagan. So most probably, yung courier niyo din yung ginagamit. Ito daw po yung possible na maging price niyo dahil nanalo daw po kayo. Oo, yun yon. So, hindi ko siya in-accept. So, ni-reject ko siya. But then, di ba, sayang yung effort din ng delivery rider nyo. Well, yun naman po talagang tamang gagawin ng every customer, no? Pag hindi ko tayo aware doon sa mismong item, pwede naman po to may right naman po ang every customer or consignee na i-reject po yung item para po mag-return to sender. O sige, paano na lang, Lisa? Because I... This is my complaint, please. Paki-address na lang sa company nyo. Yes po, Sir Ellie. Wala na po ba tayong ibang concern aside from this? Wala naman ha. Thank you so much for taking my call. Hello po, sino po sila? Hello, good afternoon. Dumating po ang 3-item gadget ko today. Sabi nyo... Oh, binabaan na ako. Iba-block niya na yan. Diba? Yung sinabi mo damating, pinatay. Hindi ko na ito makakontak. Alam na lang siguro. Block na to. Wala na yan. Pero, hindi ko kayo titigilan. Actually, na-report ko na din sa NBI. Nabigay ko na din yung address nila sa NBI. So, yung Flash Express kasi, luckily, nagpipick up sila dun sa warehouse. Uh-huh. So, magko-coordinate na siguro yung NBI sa Flash Express. And, good luck kung kailan kayo bibisitahin. So, ayun, nakausap na natin yung courier. I would just like to make it clear. Yung courier po, usually wala po silang kasalanan. Hindi po nila kasalanan because they don't also know the transactions. Hindi naman po nila yan tinatanong. Pero, kadalasan, nagagamit po sila. Lalo na po yung may mga COD na service, nagagamit po sila to scam people. So once you receive a package na you know nothing about and hindi nyo talaga sure kung or hindi nyo talaga alam na may darating kayong package dahil wala naman kayong in order and COD siya, do not receive it. The best thing to do is to return it. Okay? Ang kagaya sa nangyari sa akin, once someone calls you, nananalo kayo ng ganito, wala naman kayong sinalihang raffle, nanalo kayo ng free item gadgets or iPhone, iPad, and tablet, kung ano-ano pa. Nag-chat pa nga siya sa akin kagabi. Kasi sabi ko, pick up na lang. So, sabi niya, nakakatawa talaga. No, sa Taguig Metro Manila, sa may lower, Bicotan po, orange office, third floor po. Yun yung binigay niyang address. So, saan yun sa lower Bicotan? Anong orange building? Anong third floor? Walang complete address. Siyempre, hindi nila ibibigyan because hindi naman talaga nila purpose na papuntahin kayo doon. Ang gusto nila, papadala nila yung package sa inyo via COD and then pag dumating sa bahay nyo and wala kayo, baka malaki yung chances na iba yung mag-receive, babayaran muna yan ng kamag-anak nyo or ng kung sino man na iwan sa bahay. So, successful yung scam nila. So, always po, tell your kasama sa bahay, your parents, your brother, your sister, your cousins, kung sino makasama niyo sa bahay, na pag may dumating na package for you, and lalo na pag COD, tatawagan po muna kayo to confirm kung meron kayong package. Kasi kung wala,
sorry na lang, na-scam po kayo. And this is what they are doing. Ang kinakatakot ko, they know my full name, my complete address, and my mobile number. I will find out kung saan nila ito nakuha or kung saan ito nag-leak from na mga documents, because I only have a few in mind and kakalipat lang namin dito sa Cavite. So tandang-tanda ko pa yung mga pinagsasign upan ko. Tandang-tanda ko kung saan ko binibigay ang aking information. So I will find that out, and once I found out, manda kayo.